Hello everyone! Welcome po ulit sa aking vlog, ang Excel Tutorial 101. Ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo ay ang simpleng paraan ng paggawa ng data entry form. So, ano nga po ba yung data entry form? So, ang data entry form po ay ginagamit upang mapabilis po natin ang ating encoding. At pangalawa po ay maiwasan po natin ang maraming errors sa ating pagtatype ng mga data. So, meron po tayong dalawang paraan ng paggawa ng ating form. Yung una po ay gagawa po muna tayo ng table. At ang pangalawa po ay ang paggawa po ng ating mismong form. Alright, meron po ako ngayon na na-prepare po na data para po sa ating tutorial. So, ito po yung sales report. So, meron po tayong header dito, simula sales personal reference number hanggang sales amount. So, ito po, napakahalaga po itong ating header para po sa ating gagawin na form. Okay, so ang una nating step na nasabi ko kanina ay ang paggawa po ng ating table. So, meron po tayong dalawang paraan ng paggawa ng table. Yung una po ay dito po sa Home tab. And then, hanapin lang po natin yung format as table. At pag-click po natin, eto na po siya. So, piliin lang po natin yung kung ano po yung gusto po natin na table. Pwedeng itong medium po. So, dito po nakalagay yung create table and where is the data for your table. So, eto po yung A1 hanggang I23. So, eto po yun. Itong buong ating table na to. Itong buong data natin. So, naka-default na po yung my table has headers. Naka-check na po siya. And then, okay lang po natin. Okay. So, nakita nyo po, nagkaroon na po tayo dito ng format ng table. So, pwede nyo naman po siyang iba-ibahin based sa inyong taste po ng design. Okay. So, try natin itong una. Okay po. So, yan po ang unang paraan natin ng paggawa ng table. Ang pangalawa natin na paggawa ay yung gagamit tayo ng keyboard shortcut na Control T. So, Control T lang natin. Okay. Okay. Control T lang po natin. At ito na po, mas mabilis na paraan. Nakalagay na po agad dito yung create table. And okay lang po natin to. So, yun na po. Meron na po tayo nagawa na table na mas mabilis kaysa kanina. And then, click lang po tayo ng ating nagustuhang design. At sa part ko po, ito na lang po munang simple. Alright, yung pangalawa po natin na gagawin ay yung mismong paggawa ng ating form. So, paano natin gagawin yun? Ang form po ay hindi basta-basta na nakikita po dito sa ating toolbar. So, ang gagawin natin, i-add natin yung toolbar natin sa pamamagitan po ng pagko-customize po ng ating mga toolbar. So, click lang po natin itong arrow down dito na nakahalera dito sa Save, Undo, and Redo. So, click lang po natin ito. Pag-click po natin, ito na po siya. Meron dito sa pinakababa, sa pangalba sa baba, More Commands. So, pag-click natin ng More Commands, meron po tayong Excel Options at naka-highlight na po itong Quick Access Toolbar. And then dito, click lang po natin itong arrow down and Commands Net in the Ribbon. So, yan po yung hanapin natin. So, dito, marami po tayong pwedeng i-add na toolbar. Hanapin lang po natin dito yung Forms. Form. Okay, so ito yung Form. And add lang po natin. And napansin nyo, nandito na po siya. Okay, and then okay lang po. At andito na po yung ating toolbar na form. So, paano natin gagamitin? Click lang natin dito sa ating data, alin man dito, and kiklik natin to. Andyan na po siya. Ngayon, kung sakali na mali yung napindot nyo, nandito kayo sa ibang hindi active na cell, hindi po siya gagana. So, magkakaroon siya ng error na mag-a-apply lang po siya sa mga selected range natin. And then, okay lang natin and click natin dun sa active cells. So, ngayon, click na ulit natin yung form and then lalabas na ang ating sales report na form. So, dito, napansin nyo po kung ano yung nandito sa left side. Simula sales personal reference number hanggang sales amount, ito yung ating header dito sa ating data. So, ngayon, ito na po siya from Aaron
hanggang sa pinakamababa baba po. Okay, pwede tayong pwede natin gamitin tong find previous and find next sa pag-search ng ating data. Okay. So ngayon, paano tayo mag-encode ng bagong data natin? Click lang po natin tong new. So nakalagay yan, new record. And then hanap tayo. So for example, 128 yung kanyang sales reference number, sales personal reference number, and then sales personal natin ay si Charm. So tab lang po, pagkapindot natin ng Charm tab, ang group na niya ay GR1. And tab ulit, municipality niya ay for example Silang. Tab, ang code natin is 1023. Tab, date of sales Feb 2, 2021, year ay 2021, month is February, sales amount natin is 35,000 kunwari. Okay, so paano natin siya may encode na dito? So tingnan nyo po dito sa ating row 24. So after ni Lexi, pag in-enter po natin to, nag-automatic na po na nandiyan na yung ating in-encode si Charm. So ayan na po yung ating nagawa na bagong data. So dito automatic na magkakaroon ulit ng blank at mag-encode na tayo ng panibagong data dito. Okay, so yun yung paggawa ng new. So ang next naman po natin ay itong delete. So hanap lang natin. So okay. For example, si Angela, gusto natin itong i-delete. So tingnan nyo po ha, si Angela po ay nandito sa, dalawa po yung Angela, so yung 1059, ito po, yung row 18, try po natin siya na i-delete. Okay, so pagtingin nyo po, nawala na yung isang Angela natin. Ang natira po is 471 na Angela. So, automatic po na tumaas po yung ating mga data dito sa baba at hindi po siya nagkaroon ng space. Okay, so yun po yung delete natin. And then, ang restore natin, paano po siya kinagamit? For example, itong si Anne, gusto nating palitan ang municipality ng Rosario. So, halimbawa, nagbago yung isip natin na mali pala yung Rosario, gusto nating palitan. Click lang natin yung restore. And babalik po siya sa dati na Silang. So, ganun lang po para hindi na tayo magbabago-bago. Okay. And then, itong find previous and find next, yung kanina po na nasabi ko po sa inyo, ayan lang po siya para scroll po yung ating mga data. And next natin is ang criteria. So, itong criteria yung parang nagsisearch lang po tayo ng data. So, halimbawa, ang gusto natin, ang makita lang nating data is from Rosario. So, type lang natin dito sa municipality and then enter lang natin. So, dito, lahat ng Rosario ay makikita natin pagka klinik natin tong find previous and find next. Dito sa part natin, parang dalawa lang po yung Rosario. So, hanapin natin dito si Lexi. Si Lexi and si Andrea. So, Lexi and Andrea lang po yung lumabas. Okay po. So, yung pinakahuli po is yung close. So, pag close natin, so, ito na po. Kung hindi na tayo mag-encode ng data, so, close lang po natin. Okay, everyone. So, yan lang po ang aking vlog. Sana po ay mas marami po kayong natutunan ngayon. And, salamat po sa inyong pagtangkilik po sa aking video. Yun lang po. God bless. Bye-bye.